nga, pag nagkakasakit siya, nakakalungkot naman kasi hindi mo alam kung anong masakit sa kanya, hindi mo alam kung ano yung nararamdaman niya, basta matamlay na lang siya. Dahil ayaw mong mawala siya kaagad, dadalhin mo naman sa vet, kailangan talaga. Tapos may time pa na halimbawa ay gusto mo nang sumuko sa buhay, pero naaalala po, hindi pwede kasi may thesis na kailangan siya. Sabi ko, pag wala ako, kasi mag-aalaga sa kanya. Ang hirap sa akin na nawala siya kagad sa akin. Sorry. Siya kasi yung lakas ko. Halimbawa, mahina na ako, hindi na ako makapag-decide sa buhay. Parang gusto ko na talagang sumuko, gusto ko na magpakalayo tayo. Parang ngayon. Kasi tao lang tayo, nararamdaman natin yung mga bagay-bagay na ganyan. Pero naiisip ko, hindi. Kaya lahat ng mga kahinaan ko, kailangan ko lakasan ang loob ko. Kailangan ko labanan kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan ko ituloy yung buhay ko na kasama sila. Kaya yung mga negative na pumapasok sa isip ko nang dahil sa kanya, pag binuhat ko na siya, nilaro ko na siya, nakain nilang baby, parang sa isang iglap, parang nawawala yung problema. Tapos dadasal lagi na salamat, sana bigyan pa siya ng maraming buhay. Dahil kahit pa paano siya ba yung namamagitan. Pag minsan may hindi kami pagkakaunawaan, minsan siya nandun. Kumbaga parang, ano yan, anong ginagawa niyo? Relax lang kayo, chill lang kayo. Parang sinasabi niya sa amin na pagpatuloy niyo lang yung buhay. Na kailangan ay huwag niyong dahil yung problema. Parang kahit saan kami magpunta, sa pamilya ko, pamilya niya, welcome siya. Parang tinuturing na rin nila na parang anak namin siya. Hindi nila tinuturing na aso siya. Which is, aso nga naman siya. Pero hindi nila tinuturing na, kasi yung iba, pag nakakita ng aso, di ba parang, bayan yung aso na yan, yung tatapuyan. Pero siya iba. Pag kasama namin, pag hindi namin kasama, siyang tinatanong, yung ganyan si Kis. Nung time na nakikita ko mahina siya, sabi ko, sana anak, ako lang nakakaramdam ng sakit niya. Kasi kayang-kaya ko sabihin sa doktor, masakit yung ganito. Tinitignan lang niya ako. Ayaw naman niya ako nahihirapan siguro. Kaya habang may sakit siya, kahit minsan, hindi na ako natutulog dahil binabantayan ko. Pero ramdam ko na, super, parang hindi na niya kaya. Kaya, kahit pabalik-balik kami sa clinic, sabi ko magdugtungan lang ang buhay niya. Yung doktor naman, binibigyan ako ng pag-asa. Oo, kaya pa yan ng antibiotics, kaya pa yan. So, lumalakas yung loob ko. Nung huling dinala ko na siya. Kasi, sabi naman ng doktor, pwede namang hindi. Sa bahay na lang siya i-swerohan. Parang, sabi ko, dalhin na kita sa kita. Kasi nakikita ko na siya na nanghihina. Yung, although nilalabanan niya, kumakain siya pag sinusubuan ko siya, pero nilalabas niya. Doon ako ng worry, bakit nilalabas everything na binibigay. Kaya sabi ko, baka mas alam ng doktor kung anong gagawin nila. Dinala ko sa doktor niya. Sabi ko, ituloy na yung swero doon na lang sa clinic. Para at least, kasi
siya, walang ano, tapos ano, nung time na isang gabi lang siya nandun, binidyohan ko siya ng doktor. Salamat nga pala sa mga doktor.